Good day mga ka-sports natin dyan, usapan volleyball tayo at syempre mamaya na ang ating pa-blind item. Recap muna tayo. Alam naman natin lahat na ang volleyball ay hindi masyadong kilala noon sa atin sa Pilipinas. Or kilala naman siya pero hindi siya ganong ka-popular. Pero alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, nang dumating na nga ang ating Phenom Superstar Eliza Valdez, dito na talaga na mayagpag ang laro ng volleyball at rumami na rin ang kanilang fans. At sa paglawak nga ng kanilang mga fans at sa mundo ng kanilang ginagalawan sa loob ng volleyball ay nai-intriga na rin ang kanilang mga buhay. Maging ang kanilang mga buhay love life ay talagang kinakalkal na rin ngayon ng kanilang mga fans. Sadyang masasabi natin noon na talagang sikat na sikat ang mga bawat player sa kanilang paglalaro. Subalit ngayon nga, nang dumating nga ang gawong, ay hindi na lang volleyball ngayon ang inaabangan kundi ang kanikanilang mga buhay pag-ibig. Lalo na ngayon, may ibiyang na ngayon, ang ating Boss D ay mas lalong lumawak pa talaga ang mga intriga sa kanikanilang buhay. Ngayon mga ka-sports natin dyan, may napapabalita nga ngayon na may isang player daw di umano na nang agaw na naman or nagkasulutan at best friend pa nito. Sino ito mga ka-sports natin dyan? Mainit na mainit ang intriga ngayon mga ka-sports. Lilinawin ko ah, hindi po to si Dina Wong at hindi po to si Chema Galanza at si Ivy Laksina. Iba po to mga ka-sports ating ibinablind item ngayon. Ngayon, kung ikaw talaga ay isa sa mga tagahanga ng volleyball, ay malalaman nyo agad kung sino ang aking tinutukoy. Siyempre, hindi tayo magbabanggit ng mga pangalan ng player kasi baka tayo ay matsugi. Pero titingnan natin kung gaano talaga katalino ang mga Marites pagdating nga sa mga volleyball na nanonood. Kaya panoorin nyo mga ka-sports ang ating blind item ngayon kung sino siya. Kung matalino ka, ikaw na talaga ang masasabi kong certified na mga fans ng mga volleyball. Kaya't kung ngayon ka pa nanapadpad sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para hindi ka mahuli sa lahat ng mga intriga pagdating sa sports. Susunod na! Drop it! Narito na nga mga ka-sports natin dyan ang ating binablind item na kung saan mag-best friend ang dalawa at itong isang babae ay kasintahan niya nga ang isang napakagaling na balibulista. Pero nang nalaman niya ay sa best friend niya pa pala ito mga ka-sports na link. At dahil dito nagkahiwalay nga ang nasabi natin magkasintahan na napakasaya na. Tahimik noon ang kanilang mga buhay love life. Pero ang best friend niya pala ang magiging ugat kung paano sila magkakahiwalay ng tuluyan ng kanyang nagkakasiraan nga na boyfriend. Himutok pa nga ng nasabi nating napakagaling rin na balibulista, lahat daw ng kanyang mga problema at mga hinanakit sa buhay ay ikinukwento niya sa kanyang kaibigan. At pati buhay pag-ibig niya ay sinabi niya nga sa kanyang best friend. Pero ang himutok talaga ng nasabi nating napakagaling na balibulista, malalaman niya na lang na magjowa na daw di umano ang nasabi natin kanyang best friend at ang kanyang boyfriend dati. At dahil nga sa issue na ito, may mga kumakalat na balita na baka daw di umano lumipat ang nasabi rin natin magaling rin na volleyball player. Bibigyan ko kayo mga ka-sports natin dyan ng clue. Ang karelasyon ko ngayon na tinutukoy ng kanyang best friend na nanulot ay hindi naman ganun kagaling sa laro sa volleyball. Pero yung kanyang boyfriend ay napakagaling. At yun naman tinutukoy natin na balibulista rin na iniwan nga ng boyfriend dahil nagkahiwalay na sila ay magaling rin po sa volleyball. Ibig kong sabihin, ang dati pong magkarelasyon na ito na tinutukoy ko ay parehas na magaling. Pero yung kanilang best friend na ipinagpalit nga siya ay hindi ganoon kagaling. Pero syempre, kilala siya dahil nasa isang malakas na team siya at madalas naman siyang naipapasok sa loob ng court. At syempre, mga ka-sports natin dyan, bibigyan ko pa kayo ng isa pang clue.
Ang clue niya, mga ka-sports natin dyan, ay mahilig siyang kumain ng ice cream. At masarap ito na ice cream. Yan ang aking clue. Wala akong pinangalanan dyan, mga ka-sports. Bahala na kayo kung sino ang tinutukoy ninyo. At syempre, mga ka-sports natin dyan, para hindi na kayo mahirapan sa kakaisip, bibigyan ko kayo ng mas malapit na clue. Malapit po sila sa puso ni Madam Lenny Robredo. Yan ang ating pinaka-isa pang clue. Sino ang tinutukoy ko? Malalaman niyo po yan sa mga susunod natin vlog. Sa ngayon ay blind item muna dahil baka mamaya nga tulad ng sabi ko ay madali tayo. Pero alam ko na itong dalawang ito or silang tatlo ay talagang trending na ngayon. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball.